Hello mga call, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Ngayon mga call, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon 4x4 660cc 64 horsepower na makina. So pakita natin kung ano yung setup natin at saka magkano yung ganitong setup mga call. So yan, makita natin is pearl white yung kulay ng ating unit ngayon. So dito makita natin naka 3 layer headlights po siya mga call. Then naka sporty grills, so meron tayong stainless na bumper with antenna. So yan po yung request ng ating customer, naka chrome na Every Wagon emblem, fully tinted po yung unit natin. Ayan, so meron tayong fender dito, then naka 13 inches mud terrain tire. So yan makita natin, ayan. So yan po yung napili na design ng mag wheels sa ating customer. So fully undercut din yung ating unit mga call. Ayan, so makita din natin dito auto steps niya. Ayan, double power slide po ito. Ayan, so pakita natin yung kanyang auto step para lalabas. Functional po yung remote sa ating power slide mga call. Ayan, no? So lumpas lang natin. So lumabas po yung ating auto step sa kabilang side, ganun rin. Lumpas natin. Ayan, so functional sila mga call. Ayan, no? So dito rin makita natin yellow yung kulay sa brake drum natin kasi yan po yung request ng ating customer. Then makita natin dito fully undercoat with lift up kit. Yan, nandyan pa rin yung fender natin. So Japan original na top load carrier. Ayan. So dito naman sa likuran, buo yung backlash natin. Tapos yung spoiler natin is original sa mga lurop. Yan, so meron siyang chrome dito mga call. Then meron tayong step cord dito sa likuran. Ayan, so makita din natin yan, fully undercut din nandito yung sport tire natin. So dito naman sa likuran, ayan, so meron tayong third set. So mas kita natin yung third set dito. Ayan, kita natin. So kita natin yung third set natin dyan. So yan po yung request ng ating customer na street set yung kanyang third set. Ayan. So yellow and white yung combination sa kanyang upuan. So with cup holder siya dito. Then makita natin meron siyang headrest. Then yan, so bago na din yung cover sa ating mga door pads. Then dito brand new yung matting natin. Ayan, so dito naman is meron tayong jack, tie rings at saka riser dito. So meron din tayong accessories na merong Every Wagon na nilagay. Ayan, so may ano siya. Turn na natin susi yung ano, meron siyang Every Wagon. So nakalagay Every Wagon. So dito makita natin yung ating main power window switch, auto fold. Yan, power window, function lahat. Off natin. So dito rin, likuran, ayan. So functional lahat mga call. So makita natin dito naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera siya. Then makita natin yung kanyang dashboard is back to original po yung kulay. Ayan, so dito meron siyang headrest, meron siyang neck pillow, armrest, then meron siyang cup holder dito. Ayan, so dito makita natin yung ating mga power slide switch. Ayan, long press, then long press lang natin. Ayan, so gana siya lahat. So fog lamp switch, push on slide. Ayan, so ilaw na switch. Ayan, toggle switch. Ayan. So makita din natin dito is yung ating parking brake pedal. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. Ayan. So check natin dito. Ayan, so dito yung makina natin. So yung makina natin mga call is a K6A engine, 660cc 64 horsepower at 6500 RPM. Then meron itong maximum torque na 103 Nm at 3500 RPM. So naka turbo po siya mga call, 12 valve, naka timing chain, 3 cylinder inline. So yan po yung makina natin. So start natin. Yan, andar na siya. So on natin yung aircon. Ayan. Aircon.
So check natin sa kabilang side kung ano yung makita natin, you know, ganda ng kulay, pearl white. So bagay na bagay po yung magrace na kanyang napili para sa kanyang unit. So dito yung chassis number natin, gas tank opener dito, ayan, makita din natin dito, ayan. So makita natin dito yung kanyang throttle body, mga coil intake manifold, alternator, aircon compressor, ATF gauge, dipstick sa oil, then air filter housing, main fuse box, din yung ating ECU. Check naman natin yung ating hood, ayan. So dito sa hood na kung makita natin yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, yung ating brake fluid reservoir, then yung ating coolant reservoir. So yan po yung unit natin ngayon. So double check natin, then makita natin meron siyang stone guard dito sa ilalim na kulay yellow. So yan po yung request ng ating customer. So ito is umabot po ito ng 389,000 all in po yan. So yung basic setup nito is nasa 300,000, depende na yan kung meron kayong mga upgrade, dyan po mag-umpisa natataas yung presyo ng ating unit. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe, then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating next video. Ingat po mga call, and bye bye, God bless po sa tingnan.